So yun, Baboy. Sunday na naman. Makakapag-airsoft na naman tayo. So papaalam na tayo sa ating misis. Papa ko ah. First time kong dadalhin tong electric scooter ng malayuan. Siguro ang distance niya galing sa bahay namin ay 11 kilometers. So balikan ano na yun, 22. So sabi nila, sabi nung previous owner, yung seller, ang range daw nito ay sa 30 kilometers. So sana hindi siya maubusan ng battery. Ay, medyo maraming humps. And then number one kalaban ng mga electric scooter is yung tubig or tubig sa kasada. Katulad ng dito, yan. Kaya binagalan ko dito ng gusto kasi na napansin ko na may mga nawawalang screw dun sa electric scooter na nabili ko. Ang model nga pala nung electric scooter na nabili ko, second hand na siya. Bali, third owner na ako. Mover S10 MT6 yung sabi ng owner. So meron na siyang shock din sa likod, shock sa harap, likod na siya. Then, pero ano siya, may tube siya, may tube tires siya. So okay naman, hindi naman ganong lapitin ng flat siguro dito sa lugar namin kasi bihirap lang ako na flat. Dito pa nga to, siguro 20% gradient. Kaya tinulak ko na lang kasi baka masira yung scooter. Yes, it's first time ko siyang gagamitin. Hindi ko pa kabisado kung ano yung kaya niyang gawin tsaka hindi. And then bago lang din kasi ako sa pag-electric scooter. Tamang term ba? Hindi ko alam. Bago lang din ako sa electric scooter, sa mundo ng electric scooter. Ang ganda ng ringtone. So bago lang din ako sa electric scooter, kaya medyo nag-iingat pa ako. So ito yung dinadaanan ko. Dati ano, dirt road to eh. Naalala ko nung high school ako. Bata pa ako, mga kababata ko, sila Paul Yu, si Cedric, tsaka kapatid niya si Simon. Dito kami dumadaan kapag maglalaro kami ng computer, sa computer shop dito sa Kariapay. Kasi mabilis yung internet nila dito kumpara sa amin. Kami dadaan, so may makasalubong pa kami minsan na ano, na baka. Tapos yung bahay na yan, daming aso dyan, mga habol yung mga aso dyan. And ngayon, parang konti na yung aso. Daanan sa kaliwa ako, pangat, papunta ng AR yan. Pinupuntahan ng mga bikers. Sign na AR, malaking AR. And then itong daan na dinadaanan ko, papunta siyang Kariapay. Actually, yung lugar nata na to, Kariapay nata pangalan. Hindi ko sure kung Kariapay o yung bayan. Pero yung sa kaliwa ako, Napocor yun. And then medyo nakaka-raus-raus na yung lugar namin. Meron kami Petra. Yeah! Ito lang eh, itong gas station lang ito. Ewan, anong pangalan ito? F1. Dati pangalan ito, Jetty eh. Ewan ko ba't nagbago. Tapos dito, eh medyo since baguhan pa nga lang ako, tinawid ko na lang. Lakad na lang.
kanta-kanta pa. Nastulak ulit. Tapos, sakay ulit. Pina-practice ko yung ano eh, kick muna bago panda rin. Na hindi siya kumakadyo. Nakakapa kasi nung tinry ko. Siguro nung itong time na ginamit ko to dito sa daan na to, siguro mga 1 week na rin siya sa amin. Kaya medyo confident na rin ako ng konti lang naman. Kaya pagbaba yung kalsada, kaya goods to goods. May isang pang-iingatan nyo dito yung mga big butas sa kalsada. Kasi mahirap pag na-shoot ka. Kasi kaya dahil nga maliit yung gulong mo, 10 inches lang. So madali ka talagang ano, sumemplang. Kaya ano na lang, presence of mind na lang kapag ka nag-ride or nagmamaneho. Tapos dito, medyo naisip ko na yung pangat dito eh. Kasi medyo matrek din siya eh. Yan, yung daan dito sa may tulay. May mga bahay na nga rin sa tulay eh. Dati, akala ko, ganyan na lang siya ang buhay eh. Yan, ito pangat na to. Siguro ano to, ewan ko lang, mga 13 siguro or 12. Hindi ko kapasak din mga gradient eh. Ayan. Hindi accurate yung mga gradient ko. Pero basta pangat yan. Hindi siguro halata sa video pero pangat yan. Kaya. Pero kinaya naman. Tanda na ito papano natin eh. Papuntang San Jose. San Jose Bayan. Isa pa yan yung mga ganyan, yung mga truck sa... Kasada. Tsaka yung... Iingatan nyo rin dito yung masagi kayo ng mga sasakyan. Since ano nga, maliit nga kayo, eh kayo na lang umiwas. Huwag nyo nang ano. Eh maliit yung kalsada dito eh. Kaya bigayan na lang. Yan. Ito inisip ko kung isingit ako, hintay ko na lang siya mandali. Pero dumiretso naman siya. Yan, terminal. Papuntang Manila ba ito? Manila. May Alpha Mart na rin dito sa kaliwa. Nagulat nga ako nung halimputa na dito kasi mayroon na rin mga Samgyup. May mga grill na rin, may mga restaurant. Pero dati mga bahay lang ito nung high school ako eh. Yan mga bahay lang. Halos parang hindi rin papansinan yung mga tao. Hindi ko lang sa lugar namin. Hindi rin nagpapansin na pala mga tao dito. Ako lang. Yung. Tapos, yan sa kaliwa. Yan sa kaliwa. Dating, dyan ako nag-aaral dati. BSA. So, alam na yun ako ng BSA. Yan, isa pa yan. Yung mga ganyang karap. Nakakatakot yung ganyan. Nakaiwasan nyo rin dumaan sa bangketa minsan. Kasi, mamaya may biglang... Bukas na, ano, bornal. Mashoot ka, diba? Sad life yun, boy. Yung. Tapos, sa kanan, ay elementary school. Nakalimutan ko ito ng pangalan. And then, yan, malapit na sa bayan ng San Jose. Kung saan may kita ang munisipyo ng San Jose. Doon kami magkita sa harap ng simbahan. Na may mini-stop ni Giancarlo Historillo. Ano oh, bibilis oh. Resing-resing. Uy, yun oh. Tapos dito. Tinry ko sumingit sa bus. Tinan nyo eh. Yan. Nag-decide pa akong sisingit ako hindi. Kasi kanan eh. Nakakatakot din mamaya. Bigla ka mas. Bigla mo masagi yun. Hindi na dahan ko lang. Eh, since marami bumaba, good to nuloy. Nakakalampak pa yun. Galit pa si Puyo. Marami ka pala eh. Yan. Diyan na yun. Paglampas ng poste na yan na may pink. Yan, mini-stop.
you know, meaning sa... Pagdating ko dito, dumating na rin si Jason sa halos sabay lang kami. Sabi mo, dito ka na. Sakto lang, sabay pa. Nagmadali pa ako, ayop ka. So, hindi ko na napuhanan yung... Hindi ko na nakuhanan yung sa loob ng mini-stop. Pero nag-ano naman dyan, almusal lang. Pwede pati pasok sa loob? May wagang kariman. Pwede. Baka na lang isa. Ha? Thank you. Foldable lang po. May tulak to pala yun eh. Hindi ka naman ito. Akala ko dito ka naman. Hindi. Dito sa kabila. Yan na rin ang ano. Nagawin mo yung bag sa maya. Ha? Yan na rin yung bag sa maya. Hindi. Bidala ako. Chen. Ito, paalis na kami dito. Nare-ready ko lang yung camera. Pero syempre, makita natin yung ano. Yung testing. Ano ba? Break-in ba? Pwede ba, pwede ba natin sabihin break-in? Since second round na siya. Pwede na rin. Break-in. Yo. Let's go. Ba ito kaya mo JC o nabibigay ng bariyo? Ako to. Saan po pa yung binigay o? Ako to. Ganda ng t-shirt namin, no? Meal Team 6. Meal Team 6 operator. Hindi mo sagot, hindi ako nga pagwanan, di. Nahirapan ako sana, di. Sakita mo hawakan. Tugo! Bago akong mamamatay dun, eh. Dapat dito, iba dito. Hmm? Dapat dito. Diyan ko nilagay para hindi malayo masyado sa akin. Tara na. Dito hindi ko na-resume yung relive. Sabi ka lang naman, diba? Sabi naman ako eh. So wala akong footage ng relive. Natutupi niya talaga? Oo. Gusto yung anong ginawa kami eh. Gas station dito hindi makakilala eh. Parang mga lokal lang na gas station. Cemetery ng San Jose. Kung saan nakalibing ang karamihan ng mga taga San Jose. Yun, that's yung sa kaliwa yung dadyan kami dati naglalaro eh. Mahal pang correct nun sa PC. 20 yata. 20-25. Then, yan sa kanan, paglabas ng tulay. Yan. Dating Mega Muzon. Yan kami nag-run online dati. 8 hours. Magdamagan. Ito medyo nailang ako dito sa ano na to eh. Kasi kumadjot siya. Parang hindi niya sure kung
papunahin ko siya. Pero nauna na lang ako. Ito pa nga itong kalsada na to. Pero maka-okay naman. Saktuhan lang yung takbo. Hindi gumigilid ako dito since maano nga, may sagip yung kalsada. Sumisiksik na lang ako sa gilid. Yan, pangat. Akala ko nga nung... Akala ko nga nung isip yung kalsada, hindi makaan dito sa... lugar ng taong yung Samuson. Pero nung na-experience ko, okay naman pala. Kaya naman pala. Sabado, Friday, Thursday, yan, nag-uulan. Pero nung Sunday, hindi ulan. Yan, pangat. Kaya medyo mabagal lang tayo. Siguro takbo ko dyan 13 to 15 kilometers per hour lang. Kasi hindi ko kabisado yung kalsada. Pamaya bigla may lubak, kanya. Eh, itong kalsada na to lagi parang may lupa. Ayun yung mga bikers. So, pansin ko dito sa kalsada na to, parang pinapalaki na yung kalsada. Kasi ang laki na ng... dito sa part na to ng... Monsoon Batag dito. Ayun ako. Pero may mga poste pa kaya hindi pa nagagamit eh. Yan, paangat. Angat ulit. Papuntang crossing ng Muzon kung saan laging traffic. Pag may enforcer, traffic. Pag walang enforcer, hindi traffic. Pero nang bulay yung mga sakyan. Pan siya ano makyat pero nakaahon naman siya kaya all good naman. Tapos yung itong crossing na to yung kaliwa nito pag kumaliwa ka punta kang Tongko or Grotto diretso ka papunta kang Marilao. Tama, Marilao. Then pa itong kanan papuntang Santa Maria. Yan, dito yung hanggang dito yung traffic hanggang crossing. Pagpauwi na kami, sobrang haba ng traffic dito. Kaya si Steve ayaw na maglaro dito eh. Sobrang traffic daw eh. Kaya ang mahal na ng gas. Nasa noong time na to, 80 pesos per liter. Yan ang haba, sa YouTube. Pitik lang since free will.
And hindi ka naman lalagpas ng ano eh, ng 30 kilometers. Siguro max ko nung nagawa, 37. Pababa rin yun. Pero pag ganyan, pag gusto mong, pag hindi ka sure sa range eh, pababaan mo na lang, pitik-pitik na lang. And then gamit, utilize mo na lang yung free will. Refill. State yung gasolina. Pag uwi namin dito, ang haba na ano eh. Haba ng pila sa refill. Yan. Swabe lang biyahe. Wala kasing ano dito eh. Walang bus eh. Pero nandito jeep. So, swabe lang biyahe eh. Hindi ka tulad sa pag nagmarilaw ka, eh may makasabay ka mga bus doon. Mas delikado. Or mas nakakailang. Kung ilangin ka sa kalsada. Mas nakakailang. Kasi magigit-git ka. Ganyan. Ito yung cemeteryo. Diyan nakatira si ano eh. Nakatira. Nakatira. Diyan nakalibing si ano. Bedford White. Nashare ko lang. Mukhang okay naman siyang sakyan. Ang ano ko lang sa kanya is marami siyang maraming wire na kailangang ayusin. Ganyan. Tapos yung fender niya, yung rear fender niya, medyo hindi ko type. Mas may ilaw siya sa likod na red, na red and blue, parang magpulis. Tinanggal ko rin yun. Yan o, di ba, duwag, duwag ng kalsada. Ang nagka-traffic lang talaga dito, yung pop, yung ano, crossing. Sa crossing lang talaga traffic. Pero dito, hindi naman na. May checkpoint pa, oh. Checkpoint. Pero since scooter naman tayo, hindi naman, hindi naman sita eh. So, maganda pa sa kasada na to. Aspalto. So, swabing-swabe. Kasi mahangin sa ano. Mahangin. Eh, hindi pa ganun kainit dahil umaga pa. Yan o. Minsan hindi mo talaga may iwasan na didikit lang talaga eh. Lalo na pagka, ano, kapag malit yung kasada. So, iwas-iwas ka na lang. Mas ano ka naman eh. Mas tansyado mo naman yung space eh. Kaysa sa kanila. Kaya, ikaw na lang din umiwas. Huwag ka nang maghanap ng bundol-bundol kasi aberya lang yan. Siguro ang takbo dito 20. 20 ba? Tapos nasa likod din si JC. So sinasabayan lang niya ako ng takbo. So pag tumakbo ng 10, 10 rin takbo niya. Ganyan kabuting kaibigan si JC. So banda dito, siguro mga ilang minutes na rin to. Nag-ano ako, nag-e-spot. So, 12 minutes. Medyo nakaramdam na ako ng alay. So, ang ginagawa ko na lang, nagpapalit-palit ako ng ano, ng stance or ginagawa ko. Yung weight ko, nilalagay ko sa right foot ko or sa left foot. Papalit-palit lang para hindi ka mangawin. Trenta lang yung takbo rito kahit pababa siya. Libre hagda, no? Sayang yun, eh.
maging aware ka na lang din sa mga signal lights. Tsaka yung mga sasake. Ramdaman mo na lang din yung mga sasake. Kasi ikaw din naman kawawa kapag nagkupal ka. Saka nga pala, share ko lang. Tsaka nakakapanibago yung throttle kasi ng electric scooters, parang trigger siya. So, kung medyo madali kang malito, malilito ka sa throttle at saka sa brake. Kasi pareho sila nasa kanan. Ano din yung nagsisilbi mong speedometer, yung throttle? Itawag doon, nakalimutan ko lang. Swabe lang. Ito yung mga paboritong daanan ng ng mga biker kasi yun nga, walang mga bus. Tsaka mga truck. Malas mo lang pag nakasabay ka dito ng truck ng manok ko ni Kaya Baboy. Medyo babango. So mabagal ka, mabagal din sila. Pareho lang kayo ng takbo. Pagdating mo sa pupuntahan mo, magkaamoy na kayo. Yan, swabe lang. Swabe yung takbo lang. Sa recording, medyo malakas yung hangin. Kasi sa GoPro, ligaw kasi ng butas. Naglalaro kasi kami yung paggamit ko. Hindi marinig yung audio, parang medyo kulog. Ginawa ko, ligyan ko ng butas yung mga mic. So ngayon nakapasok yung hangin. Pero parang ano, parang wrong move yun. Pero okay lang. At least may audio kapag naglalaro. Hindi ko lang gagawin ko na lang na gagawa ko ng or bibila ko ng external mic. Hindi ko alam. Pero parang mas okay gamitin yung phone camera. So okay din naman tong GoPro. Yung audio lang talaga medyo ano. Medyo fail. Pagkat dinadrive namin tong itong way na to, parang nalalayuan ako. Pero nung na-scooter ako, mas matagal yung travel. Pero parang medyo malapit lang naman. Dito sa ano, uso pa yung mga ganyan, no? Mga tarp-tarp ng mga politicians. Parang sa amin, bihira ako na makita yan. Shining atam rin yan. Pag na-shoot ka dyan, GG ka boy. Yun. Better vibe, bro. Not to papansin. Daming ba rin makasabi na biker eh, sa Sunday, lalo na pag Sunday. Pag Saturday, ganyan din, dami rin. Minsan nagulupo pa sila. Nakakasabi ko minsan sa AR. Badaan sila sa AR papuntang Pansagara yata. Or DRT, hindi ko sure. Inbit. Makapuntahan dito ng mga rider. Galing nga, galing mga QC, ganyan. We'll be right back.
siguraduhin mag-helmet. Huwag kagaya kay Master. Yan, hindi nag-helmet. Sabi nga ni Ian Howe, malayo or malapit, mag-helmet pa rin. Kasi sayang ulo, pre. Kapag nabagok ka, sayang ulo. Mahirap ka maghanap ng replacement ng ulo. Yung helmet, madali lang. Yung ulo, hirap. Doon yan, yung partandaan namin. Kapag malapit na kami, ang orange building sa harapan. Tapos pag nag-print ng kulay yan, maliligaw kami. For sure. Pasinto muna kami ng Alpha Mart para pumili ng drinks sa putin. Yun, sakto, pardahan. Ano na bibili? At hindi ko na continue yung relay ko. Hindi ko na resume. Engot. Wala yata yung pre, sabi ko tayo bibili. Siya. Ah. Bumila ako ng chicha. Baba chicha, 315 lang. At 215. Tumububa ako, no? Tumububa ako 100. Magulang, magulang. Was it good? Yeah. Yan po si Kuya JC. Napapokin Kuya JC. Ah, tawid ako. Tingin mo na left and right bago tumawid. Basic yan. Tingin ulit, wala nakita. Tapos sa simbahan, kanan. Ito na yung iskinita papunta sa nilalaroan namin game site. Dito, asfalto. Yun. Banking. Ito medyo pangat. Kaya hindi, ang bigat ko eh. Kaya mo ako kaya na. So yun ang talaga ang problema sa mga single hub electric scooter eh. Medyo mahina lang sila sa akyatan. Ipagpatago, okay naman. Ito ko mabalentong boy eh. Shock for this. Sobrang rough road talaga. Time ba to? Di ko na sinakyan. Ayoko na? Ayoko na? Ang lalaki ng bato eh.
Sayang yung pauwi, hindi ko na na-videohan. Nakalimutan ko, kasi sumabi ako kay Steve. Pag-ato natin, oh. Wala akong tao. Pero yung binabaan ko siguro nasa 7 kilometers din. Wala pa ba, Steve? Yeah. Eh, medyo malaki-laki pa yung voltage pag uwi ko. Ha. So, tingin ko mga 25 kilometers ang range. Ano si Steve ba tatay? Ayun o. Ha? Kaya yan. Side ka. Side ka boy. Yun. Doon na kami sa destination. Siguro ang travel time namin 40 minutes or 38 minutes. I'm not sure. Pero mga ganun lang. Sa 11 kilometers. Okay na rin. Medyo mabilis-bilis na rin. Sa matalo, tara, 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 tara. Ang gagawin na tanggal na yung ano ko. Oo. Ano ba dito? Pwede na. Ano dito? Meron na? Okay, dito. Tagalisti ba? Ako lang dito na yun. So yun. Pero okay naman. Enjoy ko naman siya. Medyo kailangan nga lang ng extra ingat para sa ano, sa kotse. So yun na yun. Kung na-enjoy mo yung video na to, nakalimutan mag-like at i-share kung trip mo. Wala ka na. Subscribe na rin kung ano, kung gusto ma-updated ka sa next upload natin. So, next upload natin baka hindi baka, sure. Gameplay. Pistol game ng friends ko. Kasi wala akong pistol. Naiwan ko. Yeah, that's all. Thank you so much. And goodbye.